dami. Sobra. Yung iba dyan, nakapatay na. Nakakagat ng tao. Kagat nang. Ha? Pang ano, panghugas. Kaibigan, magpupuntahan tayo dito sa Santo Angel na isang subdivision na may dalawang malaking ahas daw. Kasama po natin mga bantaybayan po kayo. Konsyal na rin. Mga konsyal po, kasama po natin. Konsyal ng Santo Angel. Driver ng ambulansya. Tara. Driver ng ambulans. Maulit ang kubra na to. Maricel! Maricel! Tumama ang kubra ka. Ganyan yung sawa. Ahas yan. Ito na po ang isang batalyon. Padya lang malakas. Ito na mahuhulog si Tantan. Wah, tibay talaga ng patakol na to ah. Ay! Wala yan. Tapit na tayo guys. Pwede nang pumaba, hindi nang ano? Yan na. Nandito na ang mga kababayan natin. Parating na sila. Yan na. Ah, yan na. Meron. Shook lang. Tamat natin guys. Si Bukbok. Idol ka rin lang. Kabila. Isa. Hindi na sila nag-aaral ng ilaw. Saan nag-aano? Yun doon lumutas. Dito po lumusot yung cobra. Oo, dyan. Ang ginawa naman ako nila. Lagyan mga bote. Tanggal ang mga bote. Ay, pero yan daw ay umahon ulit na kalabaw. Ayan, may butas ha. Kasi nagulo yung mga boteng nilagay niya. Hindi pa ikot-ikot lang po yung cobra dito. Ayan, oh, ayan nagkukulang po yung cobra. Tanongin na po kung gaano na po katagal itong hindi nagamit bahay nyo? Matagal na. Matagal na. Taon, kaya may mga ahas kayo nakikita. Malaki po yung cobra. Malaki daw eh. Yung nakita nila ay cobrang malaki. Cobrang malaki. So dito yung natitira po tambak, hindi pa nagagalaw. Hindi pa yan, Toy. Kasi kaya hindi din matanggal dito. Antayin mo dyan ba niya? Dito na pumunta guys yung cobra.
Toto, may naga naman na dito. Saan na ito ng cobra, guys. Ito na. Ayun. 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 Teka, hindi naman maayos. Angat mo, angat mo. Ano nang lalagyan? Tayo mga panghukay. Hindi siya ba para ba? Dalawa dalawa yun. Teka na, hukay pa po natin. Dalawa dalawa. Pinagpan niya po yan, pwede ko nabas sa bawang. Parang sawa na ako yung sawa. Magsama, wala po yung kabundag. Sawa. Okay lang, kayang ulihin yung anak niya eh. Kaya pag mga sawa eh. Ayan, nakita niya yung gumaganyan din. Kita niya yung cobra, no? Oo, kita niya eh. So, ito guys ay isang poso negro. Hindi na siguro. Hindi na po ito papahalwat, no? Ano? Doon lang sa kabila, may butas pa. Sawa lang naman ito. Takpan na lang. Kasi kahit may ahas dyan, pag sinira kasi natin nyo, wala sila magagamit. Oo nga. Sawa lang naman. Ayun lang. Ayun lang. Paglabas ko nung ano. Saka po ito.
Ayan butas yung pader. Baka daw rin una, daw rin pader din sa farm. Baka dyan ang gagaling farm kasi hindi naman. Ay, lulong kami yung butas. Kaya makin tayo sa bahay. Nag-aaway yan eh. Nakakita na si Diego nag-aaway. Hindi, paalam na po tayo. Dine, tayo. So yun guys. Nakuha natin yung kubra na nakita nila. Salamat po sa mga konsihal. Sinamahan tayo dito. Kay Ma'am Dada. Kay Ma'am Dada. Sa nag-invite po. Okay, paalam po tayo. Bye-bye mga bata. Bye! Salamat! Bye-bye! Le! Hi! Parang inaano lang eh. Oh guys, andito tayo ngayon sa bukid. At ito yung mga na-rescue nating cobra. At so turnover po natin sila sa DNR. Meron din tayong mga ahas na walang kamandag. Andito rin yung mga rat snake. Yung mga rat snake tayo na magre-release sa wild. Babalik natin sila sa habitat nila. So itong mga cobra mapupunta to sa DNR. Ito yung mga naligaw sa ating mga bakuran at pumasok ng mga bahay-bahay. So ayan yung kanilang hide. Importante sa kanila may hide. Para hindi sila may stress. Ayan, ganyan na sila kadami ngayon. Ilagay muna natin sila sa drum para makaligo sila. Ito na yung mga sa biyahe. Come on, eat. 7, 8. Mahirap yung panghuli. Ito yung pang 11. 11 cobra. Ayun yung 11 cobra guys. Iba dyan nakapatay na, nakakagat ng tao, pero dahil may sinusunod tayong batas, ito turn over natin sila sa DNR.
Ito naman po. Ito naman guys. Ang rat snake naman to. Wala akong lalagyan. Tingnan ko dyan. Lagay muna natin sa kaysa. At siya po, dapat magkakahiwalay sila. May record kasi sila eh. Ano yung size. May rules tayo. Ang rules natin, hindi pwedeng makagat ng cobra. Kailangan ng matinding pag-iingat. Kasi kung sila. May init kasi yung biyahe kaya naligo muna sila. Dapat wala nagpa-premyo tayo dyan. Magulog tayo ng coins. Tapos may kukuha. Joke lang. Guys, naghahanap ako ng makakatulong dito. Pwede kayo. Ayan yung pangs mo guys. Oh. Sumba. Pag nakasumpit yung pangs na yan. Tayo siret. Pwede makabulag yun. Siret na yan. Kung magat na siya dito, medyo safe na. Ang gigigilan niya na yun. Yung mga cobra lahat po ito ilalagay natin sa katsa. Guys, sa mga manonood, huwag niyo po akong gagayahin. 15 years ko na pong ginagawa ito. Kaya medyo alam ko na, gamay ko na. Mahaba. Yung pag-handle po ng mga cobra. Pinag-aaralan po yan ng mahabang panahon. So, sa mga rat snake din. Po yung mga brown rat snake, yung mga wala kamanta guys. Ito po yung mga papakawala natin sa gubat, yung mga walang kamandag to. Dapat hindi sila magulat eh, para hindi tayo kagatin. Rats snake.
Kaya natin sila binabasa para preskuhan sila. Sila nangangagas guys, mababait sila. Huwag na sila magugulat tapos may ipit. Encounter kayo nito guys, huwag niyong papatayin dahil kumakain lang sila ng daga. Kumadaming daga sa baba niya. Aray! Ikat! Sumabit ng ngipi. Nanggam. Tayo na po ang magre-release ng ganto pagka gantong walang kumantag. Oh, na paano yan? Umagat? Nang? Umagat eh. Kagat nang? Ha? Pang ano, panghugas. Malinis na tubig guys. Kailangan natin dahil madali yun. Tumahan tayo sa kamay. Mabilis talaga to guys. Tingnan. Oo.
Tiyan mo. Lipat na. Meron din tayong green rat snake na papakawalan guys. Ito. Tiyan mo. Itong green rat snake pinakamatalino kumagat ito eh. Lagi ako nakakagat nito. Nakagat ka rin ako nito sa nguso eh.